Okay, mga ka-wet lips, papunta tayo ngayon sa aking mga kumare. Ang mga former beauty queens ng Orient ng Calapan City at siguro ng buong Oriental Mindoro. Ang mga kaibigan natin, isang vaklang vakla at vex na araw sa inyong lahat today. At makakasama natin nga, kagaya na sabi ko kanina, ang ating mga long time So, malikot ang ating camera, bumabalintong. Baklos sa baklos din ating camera ngayon. So, yung kagaya na sabi ko sa inyo nga, paulit-ulit na naman tayo is, ipapakilala ko sa inyo aking mga long-time friends na sina Tony, si Boy, at ang pupuntahan namin ngayon, si Banjo Cleofe, na meron siya ngayon kasalukuyang dinaranas na karamdaman. At yan ay ang Parkinson's disease. So, ang ating vlog ngayon ay hindi lamang vaklos na vaklos na masaya, kundi makakapagbigay din ng info sa atin, lalong-lalo na sa mga katulad ko na may mga trembling-trembling na. So, I was really very eager to meet Banjo and talk to him all about this Parkinson's disease. Ayun, huwag kayo magkakakalas. Ang una natin dadaanan ang reyna ng chismes. Hindi naman. Baguhin natin. Ang intriguera queen ng buong Oriental Mindoro. Marites of the century. Aray ko. Si Boyang. Mamimedyo si Boyang. Yan ang kanyang jorlor. Dito. Buksa ito sa kanya. Alam niya yan. Ito, Boy! Dito, Boy! Parang nakalak na siya. Ito, Boy! Bigla nagsara. Sabagin, late ako. Baka nagtampot late tayo. Tawagan natin. Ito, Boy! Ito, Boy! Ay! Naku, hindi rin isang araw na raw. Tuloy na kami, si Boy, di ba si kasi... Nag-message yun. So, isang araw na tayo. Total naman, may emergency kayo na Buknoy. Tumawag sa akin si Chelsea at ang papakao na papasama mabili mga gamit sa Pandayan. Samahan ko muna kahit kayo muna ni Donette. Baklang to. Bigla siya nagkaroon ng lakad. Nagkaroon ako ng emergency, kaya natira yung aking dating. Usapan kasi namin, 12:30, pero mag-aalaw na ako nung dumating. Natira yung aking dating, pero nagsabi ako sa kanya na on the way na ako, may lilikuan lang saglit for about 10 minutes. Pero yun na nga, close na ang gate at may nilakad ng iba na pwede namang paniwalaan. Charot. Anyway, kanya-kanyang drama mga vaklos at sanay na tayo sa kanya mga eme-eme-keme-keme. With all the blessings that I've been receiving, dead man ako sa mga ganyan. Wala nang dating ano, yung Celia Rodriguez Bella Flores Cheryl na katarayan at palabang emote na dating meron ako. Oo, ganun ako before. Ganun na yata talaga pag 35 and above ka na. Si Boyang, the more na ganyan yan, madrama, ma-emote, the more likable yan in fairness. Punta tayo ngayon kay Tony, magkaiba sila ng karakter, ito naman isa tahimik, soft-spoken, Chinese. And magkaiba rin sila ng kulay noong nakaraang election. Pero vibes sila, friends sila. Friends kami lahat. Eh, sa tagal na ba naman? Eto ang bahay nito, Net! Ah! Ang mga bata, may kasama daw, vlog! Ay! Kung ang mga bata, may kasama vlog. Si Tony, matagal na natin itong kaibigan. Ako, si Boyan, nag-iinarte. Bakit? Eh, bigla na wala dun sa parlor, eh. At na ano daw, bigla daw magpasama si Chelsea kung ano siya, Net. Ikaw man din, Boyang, talandika. Hindi ka namin titigilan. At naman, pag-usapan natin kung paano. Hello sa inyong lahat. May pinata ng aliyo. Bibibig ka alaga. Bless! Bless! At sa Pasko, yung maroon nagganda ko. Kasama sa lista ko sa Pasko. Ito na bahay mo. Pwede bang i-house to ng bahay mo? Pasokin natin ang house nila. Hey, ako lang akin. Ayun. Naku, parang ganito lang gusto ko. Kaya lang gusto ko siyempre yung malaking sala. Ganda, maganda. Oo. Cute! Dami din ang ilaw. Ay lang! Kasi malaki kami yung pamilya. So dapat sa akin, malaking salas, malaking kusina. Pero ang ganda na rin, oh. Ay! Magandang araw!
kapatid ko. Kumusta kayo? Ayos naman ho kayo. Ayun. Ate. Ang cute oh. Hindi kayo mga tiles. Minibar. Sa isang araw, ibabalik ako dito. Ire-ref tour natin si Tony. Huwag na. Ano kayo laman na rin? Ayun. Sige po, dali biglang pinasok ko lang. Ang iyong room ay? Ah, meron pa itong isang room. Ay, maganda. Para may mga hidden, ano? Para may mga hidden agenda. So, yung family house. Ancestral house. Parang gano'n. Kasi balak ko ang ano-ang tawag. Pupunta ako sa Baguio. Kaya gusto ko ito sa Baguio. Ay, pero parang asa Manila. Andito sa ngayon. Ngayon 3 PM is susunduin ko siya sa cinema one para merong screening ng Mrs. Oriental Mindoro. So, usapan namin afternoon. Ito kasi sa ano, yung sinasabi ko sa kanya kanina si Banjo Cleove na isa-shoutout natin dahil meron siyang dinarandam ngayon, Parkinson's disease, na baka makakapagbigay ng konting suporta ang kanyang mga dating mga kasamahan. Diba is, ito yung kanyang close friend noon. Ayun. That's why gusto ko talaga siyang makasama. Ayan, tatali muna sumakay. Okay, let's go! Bye-bye ang aking ibang daan dito. Si Tony ay kapareho din nating tumutulong sa pamilya. Kare-retire lang niya bilang teacher. And isang araw gusto ko rin siyang maka heart-to-heart talk para malaman natin ang kanyang mga saloobin at mga diskarte sa kanyang pagtulong sa kanyang malaking pamilya. From kabilin na age ng 41, maaga po akong nag-asawa eh. May apat po akong anak. Hindi po biro ang magpalaki na nag-iisa at malayo po ang aking asawa. Yun po ay may babahagi ko sa... We have seen the mellow side of you when you answered that question. And it seems so real coming from the heart. Thank you so much. Thank you. Follow-up question. Thank you so much, Asenawa's parent, number 13. What do you, what is your advocacy? Okay, nice to meet you as well. Thanks for following. Okay, so, Banjo is hindi natin makakasama today at busy siya hanggang 5. Bukas natin siya pupunta, so it would be another great day for us dahil makakapanayam na natin siya at marami tayong mga drama pang mga ek-ek bukas. So tara na muna. Tony, dito ka muna. Eh si Banjo. Bukas natin pupunta ng kanyang kagandahan.
meron? Bakit? Bakit nagkakagulo sila? Okay, so nakita ko yung kaibigan namin, old friend. Meron siyang anak na nagsulat ng pathology, nag-post ng about pathology, nag-sketch, and then andito siya. And then, anong tawag sa kanya ba? Meron siyang problema sa kanyang paa. And then, gusto ko siyang punta sana. Eksakto nandito siya. Sa imit natin. Hi! Nice meeting you. Ikaw pala yun. May salamat ah. Ay, yes, okay. Ayan siya yun. So, nag-sketch ng pathology and I'm very thankful. Natin ngayon ang ating pakikipag-niig kay Banjo o kay Tito Banjo tungkol sa sakit na Parkinson's disease. Kasi ako nga, kaya nasabi ko sa inyo, di ba? So tinatawag-tawag itong pasma, ganun, sobrang pagod, ganun-ganun lang. But who knows, baka ito hindi lamang simpleng pasma. Actually, wala raw pasma. Pero gamitin muna natin pansamandala yung salitang yan. So nga, meron nga doon ganun, baka naman hindi. So mabuti na nakakausap natin si Tito Banjo. Diyan siya nakatira sa bahay ng kapitan. Tara natin ang bahay ng kapitan. Doon tayo pupunta. So dito raw tayo magpa-park. Pero pupuntahan natin ang bahay ng kapitan kasi doon daw siya nakatira. Ayan. Ayan na pala siya. Ayan siya. Ayan. Tito Bunch. Okay, dito kami magpa-park. Okay, inubo pa. May ano. Okay, shout out muna sila. Ayan, Batang Silonay. Ayan. Nadandaan na kawilan. Ano ba mga workshoppers mo? Nadandaan. Si Tito Banjo ay nag-workshop din at mamaya magkakaroon tayo ng sample na kung anong workshop ang kanyang dinidiskarte na ginagawa niya sa mahabang panahon. Ayan. Okay, so tayo din. Ganda ano? So this is Tito Banjo? Soft drinks or water? Dapat may dala ako. So, naloka nga ako dapat may dala ka ng Jollibee Chica ever sa mga estudyante mo. Boy, soft drinks or water? Water. Sila? Water. Yun na lang pa. Water daw. Water pareha. Water. Pasok doon, may naghihintay sa iyo. Sino ba ga? Ano naghihintay dito? Eksakto, paborito natin ang saging. So, pinagpatay niya tayo ng turon. Ayan. Ganda. Posin niya yan. Charan! Ako. Favorite natin to. So, kita niyo, nag-trembling yung kanyang buong katawan. Malalam natin dito diba yung mismo sa kanyang bibig mismo natin matutukoy kung ano ba talaga pinagawa nito, ano yung mga una niyang simptomas, at ano yung kanyang pinagdaraanan ngayon. Diyan lang kayo. Kayo, kayo. If
pwede naman nakakain habang nag-i-interviewan tayo. So kakainin mo na natin ang Troy. Ito dito ko nilalagay. Mga palad mo. Charang! Yung! Diba? Tara! Okay, Kito Banjo, kumusta ka na? Okay naman so far. Napag-retire na. Kaya lang, hindi magka-retirement ko. Bakit ba ka? 15 years lang akong inabot sa service, tapos yung dapat kayo may pension ka na ngayon, wala pa. Pero, after processing, after 5 years pa. Oo, kasi yung nakuha ko retirement fee, binayad lang sa utang sa DSIS. Matagal na teacher po si Tito Banjo, how long? How many years pa ka? Siguro mga 20 kasama sa Thailand. Yun nga pala, si Tito Banjo ay nagturo sa Thailand, pero kilala-kilan na siya dito roon. Ano lang to? In general, si Tito Banjo ay institusyon pagdating sa teatro. Siya talaga ay pinuturing dito na reyna, maging tablado. And siya yung nagpasimula ng mga workshops, siya yung nagpasimula ng mga beauty pageants. Siya rin, siya yung may mga pinagsasama niyong kultura, yung mga sayaw, yung ating mga natives dito ng mga kamangyanan, sa pageant mismo. So, mga talaga noon, I was a fan. Hanggang ngayon, patpanawin na si Banjo because nandiyan pa rin siya. Patuloy pa rin nagbibigay ng workshop at ibinabahagi ang kanyang galing sa mga bata. Diba? High school ka pa yata noon. High school pa ako noon. And siya rin yung ano, nga pala. Siya yung unang nabigay sa akin ng chance mag-host ng pageant. Saan yun? Sa Miss Divine. Ah! Oo! Oh, ikaw yung unang-una na nabigay sa akin ng chance. Siguro nakalimutan nga niya. Kalimutan. Ayan. Kinalimutan. Miss Divine talaga. Hindi, parang mga Miss Covers, mga ganon. Mga ganun. So ako yung pinag-host niya. Hanggang sa natuto na ako. So bago tayo dumapod yung Tito Banjo, sakit mo is, ano, ako yung talagang pinukpo ko ito. Kahit marami ako mga activities, ay sinin ko ito because special ka sa akin. Diba po? Oo naman. Hindi naman sa Thailand. Loko-loko ako noon, managpano ako noon. Mawalan ako ng pera, mga ganun ako sa akin. Pupunta lang ganun-ganun. Bisa napapabaya ko yung magturo ko. May mga ilang instances sa ganun. Hindi ako ganun ka-perfecto. And si Tito Banjo, inutang ko yun ng 1,000. Hindi ako ng dalawang salita. Pinagalit ako ng 1,000. At hanggang ngayon, nasa puso ko yung kumadre. Pwede na natin doblehin ngayon. Ayun. Ang mga nagkabis, hindi nakakalimot Tito Banjo, di ba? Oo naman. Ayun, sa mga tao naging mabait sa'yo. Oo. Ayan. After all those years, oh, hindi ko nakakalimutan. Well, isang accomplished. Ito ngayon, bumabalik ka rin sa mga dati mong friends. Ngayon is, dumiretso tayo dito, Tito Banjo. Because alam ko marami ba nag-iinteresado sa inyo. Marami nakakapansin, di ba? Pag kumakain tayo, gumagano-gano'n na tayo. So, sasabihin na ibang paspas, sasabihin na ibang gano'n lang. Pero ayoko magpagbaliwala ito. Sa ibang araw, is patitingnan na natin ito pagkatapos natin magpatingin ng iba. Kasi marami rin tayo mga salit from head, shoulders, knees, and toes. Habang nagiging 35 and above ka na, marami na nagiging mga diferensya. Kunting ano dito, kunting ano doon. Oh my God, para medyo natutuliro ka naman ito. So, yun. Parkinson's disease ang tawag. Is it really Parkinson's disease talaga? A Parkinsonism daw. Pero ano? Parang part ng Parkinson's disease yun. Parang kapamilya. Ang tawag ng doktor dito ay tremor. Ganun ako. Una, noong mga 2019, pagka may kausap ako, na natetens ako, hindi ko na mapigilan. Parang nanginginig yung paa ko, pero hindi ko pahalata. Parang ayaw ko pahalata. May pinagtanungan akong doktor sa St. Luke's. Mm. Baka daw may thyroid something ako. So sabi ko, ay patitingnan ko. Mm. So nagpa-test ako sa thyroid, negative naman. So tinignan ulit ng isang doktor, pinahawak ako ng papel. Kunwari pinahawak ako ng papel. Tinignan niya, sabi niya, oh, ituwid mo yung kamay mo. Sabi niya, ah, meron nga, may tremor ka. Kailangan mo ng CT scan. Okay. Sa utak. Ah, sa utak yun? Yes. Oo. So, sinunod mo? Anong sinunod ko talaga. Nagpa-CT scan ako sa utak yun. Sa brain talaga yun. Buti may mga pera-pera ka pa noon. Negative. Tapos nung nag-pandemic, nananaginip ako palagi na parang nakakatakot. Tapos ay nagigising ako sa ating gabi, parang
parang nawawala ka sa sarili mo. Hindi mo maintindihan ang nararamdaman mo. Hindi ko nakuha lang sa inyo, pero I experienced it thrice na parang may masama akong napapanaginip hanggang sa inyo mga kahinga ng ilang segundo. Parang ganyan. Ayun. So, sleep paralysis. Ayun. Nakatakot. Sino ba alam kailan nakatakot? Natakot ako. Sabi kasi sa akin, kailangan mo ng neurologist. Naganap ako ng neurologist dito sa Kalapanwala. Kasi lahat ay busy during the pandemic. In fact, nagtanong ako kay Dr. Gloria Goho. Sabi niya, naku, ito ba yung mga neurologist ng Kalapanwala? Yung hindi ka niya maa-askas dahil sobrang dami ng pasyente na yung kailangan. Kasi nga usong-uso nito parang mga anxiety, mga depression ng 2020. Nagkataon yung isang taga-Barcelona. May kaklase siyang neurologist. Yung kaibigan ni Dani kang doktor. Si Shane. Dr. Shane, sabi niya, sabi sa akin ng kapatid ni Sir Ben, naku, tanong mo si Shane, message mo, baka may kamilala siya dahil neurology ang kinukuha mo. Ay, sandali, it's again. Diyan tayo nagtapos sa sandali. Positive ka for Parkinson. Yes, sir. So, para akong iinihin na natin na ang tao na ilabida, ang diagnosis doon, sa iyong brain, nawala yung dopamine. May part ng brain na nagsisecret ng dopamine. Naubos yun dahil ikaw ay writer. Nagamit yung situation na yun. Sa pag-isip, sa pag-isip, sa pag-isip. Nakakatako. Kasi nagtutok talaga ako sa pagkakapot sa kanon. Yun. So meron ako parang maintenance na lifetime ko nung iniinom na napakamaka. Dopamine. So you mean, sandali, ito is nakailura ko yung months kung wala is... Ay, ito mas grabe. So talaga nakahiga ka na lang kasi... O, pwede ka maglakad ba naman? Ang dami mo ba si Meroy? O, parang gano'n, gumagano'n yung kaya? Oo. Oh my God. Buti daw na nakagakan. Hindi lamang mabait na kaibigan, kundi yun, tumutulong sa komunidad, sa mga batang may talino na dapat i-enhance, is 100% sinusuport tayo mga ganito. And sa sobrang-sobrang niya na itulong sa community, sa mga taong sa pageant world, sa entertainment, sa pelikula, even sa ano sa Quiapo, yung... Translasyon siya yung nagdidirect. Ako director na for the past 9 years. So medyo, ano, kailangan ni Tito Banyo na supportan natin. I mean, mahalang gamot. Kahit yun naman na medyo mahirap nang i-afford ang gamot, kasi siguro ng tulong. Pero ako mismo yung humingi ng tulong para sa kanya. Sana'y magiging natin sa lahat ng kanyang mga naging katrabaho na medyo may konti sa chef, from Batangas, Pumindoro, lahat ng mga naging mag-aaral, estudyante, na meron ko yung konti, i-share natin kay Tito Banyo because siya'y naging star
ng ating buhay, kumbaga. Kaya nag-estudyan ko sa Thailand. Ang dami sa Thailand din! Libo-libo nag-estudyan ko sa Thailand. So yun, lahat na kayong mga nakatrabaho, mga naging mag-aaral. Yun. Share tayo ng Dekadito Banjo. Just call this number. This is the GCash account, if you wish. And mag-message lang kayo kung ano pa yung mga gusto yung itanong, kung meron pa yung mga gustong ipadala sa ibang means, is pwedeng-pwede. Maraming-maraming salamat dito, Banjo. Thank you very much. And hindi tayo agad aalis. Titignan natin, bago tayo mag-iwayo mo lang, titignan natin ang kanyang diskarte sa paglinan ng mga bata magagaling sa teatro. O may ang tawag sa ganun? Promising? Oo. Sa yun, sa ganitong larangan, drama, teatro. Bago dito, Banjo, thank you! Ay, pareho naman tayo magpahon. Hoy, pasok kayo, Dini. Okay, dito kayo! Pasok! Okay na mga estudyante ni Tito Banjo ngayon. Ilan ang students mo, Tito Banjo? 29. May nahuli? Sumilip lang daw sila. Gusto lang sila manghuli ng isa. May dalang pangawil itong mga tuoy. Pero walang nahuli. Aalis na tayo. Kuhanan ko lang sila. Eto si ano yung kanyang assistant. Pogi-pogi mga kaibigan. Ayan. Ano pangalan? Jerome. Jerome. Anong pangalan sa Facebook? Jerome Manggubat. O, support nyo Jerome Manggubat. Baka maging vlogger din in the future. Okay, sample! Lights, camera, action! Okay, right. Nasa natin na natin. Naglobat naman, naglobat. Okay, so hindi na natin matatapos. Meron pa tayong lakad, mga kaibigan. Sasama natin sila sa ating final words o sa ating outro. Okay, tuturuan natin sila. Ito, 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 ito,